Binilisan ni Martin ang paglalakad para mabana niya si Aika sa kama. Pagkalapag niya rito ay saka lamang niya nagawang ipalit ang kamay niya sa mga labi niya para ipantutop sa bibig ng dalaga. Kung mangangako kang hindi ka sisigaw, aalisin ko na to, sabi niya. Do you promise not to shout? Nang tumango ito ay inalis na niya ang kamay niya. Ayoko lang naman kasing mabulabog pa si mama. Hindi ganun ka-stable ang emosyon niya, kaya hindi na siya dapat pang magambala. Okay ka lang ba? Naalala niyang itanong dito. Mukhang oo naman, saad nito. Pero kung pwede sana, umalis ka na muna para makapagbihis ako, anito. Oh yes, sure. Pasensya ka na, akala ko kanina pinatutuloy mo ako kaya pumasok ako ng basta-basta lang. Sige, dyan ka na muna. Halos patakbong lumabas siya ng kwarto. Hindi niya gustong aminin sa sarili niya at hanggat maaari, siguro itatanggal niya iyon. Pero para siyang biglang sinilaman, kaninang matunghayan niya ang alindog nito. Nakakahiyang isipin na ganoon ang reaksyon niya kaya nagpanggap na lamang siya na hindi iyon nangyari. Paglabas niya ng kwarto, tumuloy siya sa komedor. Ibinili niya sa isa sa mga katulong na baganda na mainit na tsokolate at hihigop siya niyon. Baka makatulong din iyon sa pagpapalayas sa kung anong kahibangang nanonood sa isip niya. Nadatnan niya ang kanyang inaroon. Nakadulog na ito sa hapagkainan. Hindi lang tsokolate ang nakahain sa mesa, kundi isang tray din ng ensaymada. Nasaan ang bisita mo? Tanong nito sa kanya. Nagpahanda ako ng mamemeryenda ninyo. Sasala na rin ako sa inyo. Nagbibihis pa siya, ma, aniya. Pinilit niyang wag-isipin kung anong estado nito. Kaninang iwan niya ito. They image him to make him feel uncomfortably hot. Bababa na yun, maya-maya lang. O siya, humigop ka na ng tsokolate at nang mainitan ka, anang kanyang ina sa kanya. Ilang sandali pa lamang ang lumipas at bumaba na rin si Aika. Napaano ka? Tanong ng kanyang ina rito. Napansin din agad ni Martin ang bukol ng dalaga sa noo. Medyo malaki yun. Nauntugo ako sa pinto, saad nito. Pero okay naman ako. You should see a doctor, sabi niya rito. Ah, hindi na kailangan, tanggi nito. Pero delikado ang... Okay nga lang ako, giit nito. Kung ganun ay sumalo ka na sa amin. Iminwestra ng kanyang ina ang silyang katabi nito. Tumalima naman si Aika. Umupo na ito. Pagkatapos ay inabot nito ang laylayan ng si Mada. Pero hindi ang sarili nito ang sinilbihan nito, kung hindi ang kanyang ina. Kayo po muna, anito. Sandaling napatda ang kanyang ina pero napangiti ito. Kumuha ito ng ensaymada. Ang dalaga na rin ang nagsalin ng tsokolate sa tasa ng kanyang ina. At sa pagkamangha niya, hindi lamang nakaubos ang dalawang tasa ng tsokolate ang kanyang ina. Pati ang may kalakihang ensaymada ay inubos din ito. Nakakagulat iyon dahil dati, makadalawang subo lamang ito ay sasabihin niya na busog na ito. Maybe it's good for her to have some company, sa pandahan niya. Hindi pa nasisimulang kumpunihin ang tulay, aniya. Kanina lang bago niya pinuntahan sa kwarto si Aika, nakausap niya isang tauhan niya sa asyenda. Naandoon na raw ang mga makina, pati na mga kagamitan, pero malamang na matatagal ang paggagawa niyon. Mukhang kakailanganin na dito ka muna magpalipas ng gabi. That's great! Bulalas ng kanyang ina, kasabay ng pag-aliwalas ng mukha nito. Dumito ka na nga muna. It's been a long time since we had any visitors, Nana Trining. Baling nito sa kawaksing na sa malapit lamang. Tanda mong silid na pwedeng gamitin ang bisita natin. Sinenyasan niya ang kawaksing na lumapit dito at saka may ibinulong dito. Mukhang nagulat si Nana Trining pero tumango rin ito. Nang matapos sila sa pagkain ay nagpahatid na ang kanyang ina sa kwarto. Tatawagin ka rin Nana Trining kapag nakanda ng kwartong gagamitin mo, sabi nito sa dalaga bago itutuluyang makaalis ng hapag. Natutuwa ako at pinaunlakan mo ang paanyaya namin, ngumiti ito. Salamat po, sagot ng dalaga. Sigurado ka bang okay ka lang? Hindi ka ba nahihilo, nasusuka, nagdidilim ang paningin? Usisa kay Aika ni Martin nang sila na lang dalawa ang naiwan sa komedor. Ayos nga lang ako, giit niya. But you lost consciousness. Hindi magandang senyales iyon. Baka nagka-brain injury ka. Okay nga lang ako, ano ka ba? O siya, sige. Pero ipangako mo na sa sandaling may naramdaman kang kaiba, sasabihin mo kagad sa akin, ha? You might need to go to a hospital. Promise, ipapaalam ko agad sa iyo.
Now, for the other thing I wanted to talk to you about, tungkol kay Mama. She is well. She is suffering from deep depression. She has been like that ever since the accident. Kasama siya sa van na mabangga ang sinasakyan nila ng isang truck sa highway. Everyone, except for her, died. Ang papa ko, si Gwen. Nabasag ang tinig nito. Hindi na nito itinuloy ang pagsasalaysay. Halos 2 linggong hindi kumikibo si Mama. Kung ayaw magsalita, eh hindi siya makapagsalita. Hindi matukoy ng mga doktor. They say it's probably due to the... Eventually, she snapped out of it. Nagsalita na siya. Pero ang dating sigla niya ay hindi na bumalik. She has lost a lot of weight, but she wouldn't eat. Kahit anong pampagana ibigay sa kanya, hindi pa rin siya makakain ng maayos. In fact, what she ate this afternoon is probably the largest meal she has eaten for a long time. Kawawa naman pala siya. Naiusal niya. At ikaw rin. Muntik yung kumawala sa bibig niya. Mahirap na nga ang mawala ng mahal sa buhay. Dumagdag pa roon ang pagpasa nito sa lungkot ng ina nito. It's hard for her, especially since Gwen is her favorite. Mahal na mahal din niya si Papa and... Muli ay parang hindi nito magawang ituloy ang pagsasalita. Hinawakan niya ito sa braso. Nakikiramay ako. Naiwi ka na lang niya. Salamat. Pero matagal nang nangyari ang aksidente. I have moved on somewhat. Ang inaalala ko na lamang ngayon ay si Mama. Is it taking her a long time to get over her grief? And it's not really healthy for her. Natingnan na ba siya ng psychiatrist? Tanong niya. May tinatawag na grief counseling, hindi ba? Ayaw niyang sumailalim sa ganun. Hindi raw siya baliw kaya walang dahilan para magpatigil siya sa doktor ng pag-iisip. Anyway, I just wanted to explain. Baka kasi kung anong isipin mo sa kanya. May mga pagkakataon kasi na parang nawawala siya sa sarili. It's not a total detachment from reality. Para lamang siyang nananaginip. I understand, sabi niya. Isa pa, ano bang karapatan ko na pulaan siya? Ako na lang ang tanging nakikisukob sa inyo dito eh. Mamumuna pa ba ako? I just don't want you to feel scared. Salamat sa paliwanag, saad niya. Parang may gusto pa nga itong sabihin. Pero mula sa gilid ng mga mata niya, namataan niya ang paglapit ni Nana Trining. Handa na ba ang kwarto niya? Baling dito ni Martin. Malamang na nahagip din ang paningin nito ang pagdating ng kabaksi. Handa na, senyorito. Yung kwartong kasunod sa inyo ang pinahanda sa akin ni senyorita. Tila bantulot na paliwanag nito. Nabakas niya ang pagkagulat sa mukha ng binata. Tila gusto rin itong mag-react, pero sa halip ay lumunok na lang ito. Sakay na lang natin ang trip niya, sabi nito. Sige, sumama ka na muna kay Nana at nang makapagpahinga ka kahit konti. Ipinakuha ko na sa tauhan ko ang mga gamit mo sa kotse. Maya-maya lamang nandito na yun. Ipapaakit ko na lamang sa kwarto mo. Salamat, sabi niya rito. Walang anuman, sige na. Tayo na ining, ani Nana Trining. Bigla ay parang ayaw muna niyang iwan si Martin. Tila kasi napakalungkot nito. Ramdam niya ang bigat ng kalooban nito, kahit alam niyang ayaw nitong ipahalata iyon. Pero ano ba ang gagawin niya kung ganoong pinapaalis na siya nito? Sumunod lamang siya sa kabaksi nang magpatiuna ito sa paglakad. Pero nang nakailang hakbang na siya, hindi niya naiwasang tapunan ng tingin si Martin. Nakatunghay ito sa labas ng bintana, tila ba naglalakbay sa kung saan ang diwa nito. Sandaling nag-atubili ang kabaksi nang nakatayo na sila sa labas ng isa sa mga silid. Para bang humugot muna ito ng lakas. Mula sa kung saan bago nito hinawakan ang saradura, saka nito pinihit iyon. Inasahan tuloy niya na mukhang kwarto ni Dracula ang tatambad sa kanya. Yan bang madilim dahil makakapal ang kurtina at may mga agay pa sa bawat sulok? Sa halip ay napakaaliwalas ang silid na tumambad sa kanya. Halatang laan iyon para sa isang dalaga. Pink at cream mga dominanteng kulay na ginamit doon. Cream na may maliit na bulaklak na pink ang kurtina. Ang kobrikama at pillowcases ay ganon din ang color combination ng design. May ruffles pang mga iyon. Girl na girl, ika nga. Kanina po ba ang kwartong to? Hindi yan napigilang itanong. Taglay kasi ng silid ang ambience na may nagmamayari niyon at hindi iyon para sa bisita lamang. Kay Senyorita Gwen ito, anang kawaksi. Pagpasensyahan mo na sa senyora. Mabilis sa dagdag nito. May gusto man siyang mahirap sakyan kung minsan, masyado lamang siguro siyang naapektuhan ng pagkawala ng pamilya niya.
Naaksidente po ang sinasakay nilang van, hindi ba? Wika niya. Alam mo pala ang tungkol doon. Anito. Nabanggit ho ni Martin. Kailan ho ba nangyari iyon? Lagpas 3 taon na nakakaraan. Mula na mangyari ang aksidente. Kawawa nga si senyor noon eh. Siya lamang kasi nakaligtas sa mga Vasa van. Pero malubha na rin ang tamo niyang pinsala. At kahit nga nang malakabas na niya sa ospital, hindi siya nagsasalita. Akala nga namin tuloy na siyang masisiraan ng bait. Mula noon naging sobrang malungkutin na siya. Salaysay nito. Pero sa palagay ko, ang mas kawawa ay si senyorito. Hindi lamang kasi ama at kapatid ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang pamilya niya. Pamilya? Ikinagulat iyon ni Aika. Awang-awa ako sa kanya noon. Ayon sa pagkakaalam ko, buntis si Senyorita Diana nang matamatay ito. Hindi man pinapahalata ni Senyorito Martin, alam kong labas na nilamdam ang mga pangyayari. Hindi na nga nakapagtataka kung bakit ang bahay na ito ay binalot na matinding lungkot mula noon. Natigil sa pagsasalita ang kabaksi. Siguro'y bigla nitong naalala na masyado na itong madaldal. Ay, ano ba naman itong mga pinagsasabi ko? Anito. Sige, dyan ka na muna at may gagawin pa ako sa ibaba. Sige po, salamat. Walang anuman, ining. Anito at kapag guwan ay umalis na ito. Iginala niya ang paningin sa silid na mag-isa na lamang siya. Inasahan niya na babalutin siya ng kilabot sa ideyang patay na ang dating uukupan ng silid. Pero wala siyang nadamang kahit na anong pagkailang. In fact, the room felt cozy and inviting. At sa halip na mawirdan, ay habag ang nadaman niya para sa ina ng pumano na dalaga. Ang itsura ng silid ay nagpapamalas na hindi patanggap nito na wala na ang bunso nito. The room looked as if its owner would be coming back anytime. Noon niya nawari na totoo nga talagang kasabihan na lahat ng tao ay may kakaibat na problema. Nagkakaiba-iba lamang ang klase ang mga iyon. Ilang sandali lang siyang natili sa kwarto bago siya nagpa siyang lumabas. Sa dulo ng mahabong pasilyo, may nakabukas na double door patungo sa balkon. Natanaw niya roon ang isang figura. Base sa pangangatawan niyon, nahinuhan niya ang ina ni Martin iyon. Saglit lang siya nagatubili bago siya dinala ng mga paani niya papunta sa kinaroroonan nito. Huminto siya ng ilang dipa na lamang ang layo niya rito. Hindi kasi niya alam kung paano niya tatawagin ang pansin nito o kung dapat nga ba niyang gambalain niya ito. Nag-iisip na nga siyang umatras at bumalik sa pinanggalingan niya nang mapabaling ito sa kanya. Oh, nandyan ka pala. Gumiti ito sa kanya. Nasamahan ka ba ni Nana Trining sa kwartong gagamitin mo? Tanong nito. Opo. Magiging komportable ka ba roon sa palagay mo? Opo, maganda po yung kwarto. Natahimik ang ginang. Naglaro ang imahinasyon ni Lydia, ang itsura ng silid. Maganda talaga iyon dahil magkatuwang sila ni Gwen sa pag-aayos niyon. Sometimes she could feel her daughter's life force still lingering in the room. Kaya nga may mga panahong gusto niyang naglalagay roon. Palihim na sinulyapan niya si Aiko. Ngayong natitigan na niya ito, masasabi niyang hindi ito kamukha ng bunso niya. Mas ang aura siguro ng dalawa ang magkatulad. Maybe that is the reason why she felt a slight unclenching of her grief when she saw the woman. Ang malalalim at napakaigting na mga emosyong halos sumakal sa kanya, bahagyang nagluwag na makita niya ito. Noon pa madalas igiit ni Martin na dapat siyang mamasyal o di kaya ay may magmabisita sa bahay. Tumatanggi siya. She felt it was too much effort to socialize when she was feeling so rotten inside. Pero dapat nga yata ay matagal na niyang sinunod ito. Nang magkaroon sila ng hindi inaasahang bisita, nadama niya ang utos ng kagandahang asal na estimahin ito. She used to be the mistress of the house after all. At ng mga panahong iyon, matalas sa tasang hasa ang kanyang social skills. Hindi niya gustong hayaan na kalawangin na lamang ang mga iyon. Making the effort to be sociable seemed to help make her feel more human again. Kung sana lang ay magagawa niyang makaalpa sa guilt na parang isang malaking bloke ng simentong nakadagaan sa dibdib niya. Wala siyang mapagsabihan ang nadarama niya. Hindi pwede kay Martin. Nangingilig naman siya na makipag-usap sa isang psychiatrist. Kay Gwen ang silid na iyon. Wika ni Mrs. Bencamino na tila nang alala bigla na may kausap ito. Matagal nang walang gumagamit niyon, pero binilin ko sa mga katulong na huwag yung hahayaang mali kabukan. Huwag mong isipin na wala ako sa tamang katinoan at ipinapalagay ko na babalik pa siya. I know she won't be coming back, ever, pero gusto ko pa rin panatilihing maayos ang kwarto niya. Kaya nga ginusto ko yun ang ipagamit sa iyo.
Mababahaginan ng enerhiya mo ang silid sa pamamagitan man lamang iyon ay mapalis ang pakiramdam na abandonado iyon. I don't want to ever forget my daughter. I will always miss her. Lumapit siya rito. Hindi niya pinag-isipan ang gagawin niya. Basta hinayaan lamang niya na igiyas yan ang kalooban niya. Banayad na idinantay niya ang kamay niya sa likod ng yayat na ginang. Sa sobrang payat nito ay halos makapana niya ang gulugod nito. Hindi siya nagsalita. Wala rin naman siyang alam na sasabihin. Basta panay lamang ang hagod niya sa likod nito. You know, you really remind me so much of Gwen. Nakangiti ito nang bumaling sa kanya. Bukod sa medyo nagkakahawig mo siya, ay kasing lambig mo rin siya. Noong una nga kita makita, akala ko ay si Gwen ka. Pero siguro yun ay dahil labis-labis ako nangungulila sa kanya. Natural po yun sa mga nawawalan ng mahal sa buhay. Wika niya. Hindi mo naiintindihan. Kung hindi naman kasi dahil... Naku ma'am, nandyan pala kayo. Pinutol lang pagbulalas ng humahangos na nurse ang sasabihin sana ng ginang. Ano't kung makaastakay para ako nawawalang kalabaw? Sabi ng ginang. Eh kasi po, baka po kung mapano na kayo. Kaya kong sarili ko. Nakagat ng nurse ang ibabang labi nito. Parang hindi nito alam kung anong gagawin. Dapat na po yata kayo magpahinga. Nangahas na siyang makialam. Sana lamang iwag iyong masamain ang ginang. Sawang-sawa na ako sa kakapahinga. Himutok nito. Mas mabuti pa nga at mas inaasam ko yung walang hanggan ng pagpapahinga. Nako, wag po! Naibulalas niya. At bakit naman? May paghamon sa tinig nito. Pinagmasdan niya ito. Feel niyo ho bang magpalutang-lutang sa ulap buong maghapon? Hindi kaya boring? At saka parang hindi bagay sa inyo ang may pakpak? Ano sa palagay niyo? Sandaling na natiling nakatingin lamang sa kanya ang ginang. Kapag Gwen, napabunghalit ito ng tawa. Bentang-benta rito ang patawan niya. Gayong sa palagay niya, hindi naman yun na ganun nakakaklik. Palatandaan lamang siguro, nasabik ng matawa ang ginang. O diba, may punto ako. Aniya, kaya wag niyo na munang madaliin ang pagpunta sa kabilang mundo. Lahat naman tayo ay doon ang destinasyon. At kapag nando na kayo, forever na yun. Ika nga, what is the rush? Nakakatuwa kang bata ka. Saad nito? So paano po? Kita-kitsa lang po tayo mamaya. Mag-beauty rest muna kayo, hane? O siya, sige na nga. Salamat ha. Anito bago ito bumaling sa kinaroroonan ng nurse nito. Para ho saan? Nagtatakang tanong niya. Basta, gait nito. Wala pong anuman kung para saan may iyon. Sabi na lamang niya. Mahirap talagang mawala ng mahal sa buhay. Yun ang naisip niya na maiwan na siya sa balkon. Halos hindi niya namalayan, pero ramdam niya ang malaking kahungkagan sa pagkatao niya, dulot ng kaalamang hindi na kanya ang lalaking minahal niya. Mas mabuti pa nga siya, at buhay pa ang taong nawala sa kanya. Si Mrs. Ben Camino at si Martin, wala na sa mundo ang mga taong tiyak na hinahanap-hanap ang puso ng mga ito. Hindi na malakas ang ulan, pero may dalang ampiyas ang pag-ihip ng hangin. Nahaplos niya ang mga braso niya dahil sa lamig na dinulot niyon sa kanya. Hindi niya akalaing nag-asawa na pala si Martin. Kung sa bagay, matagal na talaga siyang walang balita sa mga taong naninirahan sa lugar na iyon. Na-focus na kasi ang ikot ng buhay niya sa syudad na matagal na niyang tinitirhan. Bigla na lamang ay may insidenteng naggumiit sa alaala niya maraming taon na nakakalipas. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng aking kwento. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.